Ikalawang mga hari, Kabanata 18. Nangyari nga nang ikatlong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na si Ezekias na anak ni Akas na hari sa Huda ay nagpasimula maghari. May 25 taon siya nang magpasimulang maghari, at siya ay nagharing 29 na taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Abi na anak ni Zacarias, at siya ay gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ni David na kanyang magulang. Kanyang inalis ang mga mataas na dako at sinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera, at kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinangalang ni Hustan. Siya'y tumiwala sa Panginoon na Diyos ng Israel, na anupat nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Huda o sa mga una man sa kanya, sapagkat siya'y lumakip sa Panginoon. Siya'y hindi humiwalay ng pagsunod sa kanya, kundi iningatan ang kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises, at ang Panginoon ay sumasa kanya. Saan man siya lumabas ay gumiginhawa siya, at siya'y nanghimagsik laban sa hari sa Assyria, at hindi niya pinaglingkuran. Kanyang sinaktan ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza, at ang mga hangganan niya aon, mula sa moog ng bantay hanggang sa bayang nakukutaan. At nangyari, nang ika-apat na taon ng Haring Ezekias, na siyang ika-pitong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na si Salmanasar na hari sa Assyria ay umahon laban sa Samaria, at kinupkob niya, at sa katapusan ng tatlong taon ay kanilang sinakop sa makatwid bagay ng ika-anim na taon ni Ezekias na siyang ika-siyam na taon ni Oseas na hari sa Israel, ang Samaria ay sinakop, at dinala ng hari sa Assyria ang Israel sa Assyria, at inilagay sa Hala at sa Habor, sa ilog ng Gosan, at sa mga bayan ng mga Medo, sapagat hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Diyos, kundi kanilang sinalangsang ang kanyang tipan, ang lahat na iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, at hindi dininig o ginawa man. Nang ikalabing apat na taon nga ng Haring Ezekias ay umahon si Sennacherib na hari sa Assyria laban sa lahat na bayang nakukutaan ng Huda, at pinagsakop. At si Ezekias na hari sa Huda ay nagsugo sa hari sa Assyria sa Lakis, na nagsasabi, "Ako'y nagkasala, talikdan mo ako, ang iyong ipabayad sa akin ay aking babayaran." At siningil ng hari sa Assyria si Ezekias na hari sa Huda ng 300 talentong pilak at 30 talentong ginto, at ibinigay ni Ezekias ang lahat na pilak na nasumpungan sa bahay ng Panginoon at sa mga kayamanan ng bahay ng hari. Nang panahong yaon ay inihiwalay ni Ezekias ang ginto sa mga pintuan ng templo ng Panginoon at sa mga haligi na binalutan ni Ezekias na hari sa Huda at ibinigay sa hari sa Assyria. At sinugo ng hari sa Assyria si Tartan
at si Rabsaris at si Rabsakes sa haring kay Ezekias na mula sa Lakis na may malaking hukbo sa Jerusalem, at sila'y nagsiahon at nagsiparoon sa Jerusalem. At nang sila'y mga kaahon, sila'y nagsiparoon at nagsitayo sa tabi ng pagaluyan ng tubig, ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan sa parang ng tagapagpabuti ng kayo. At nang matawag na nila ang hari, ay nilabas sila ni Eliakim na anak ni Hilkias na siyang katiwala ng bahay, at ni Sebna na kalihim, at ni Hoa na anak ni Asap na kasangguni, at sinabi ni Rabsakes sa kanila, "Sabihin ninyo ngayon kay Ezekias, ganito ang sabi ng dakilang hari, ng hari sa Assyria, anong pag-asa ito sa inyong tinitiwalaan? Inyong sinasabi, ngunit mga salitang walang kabuluhan lamang, may payo at kalakasan sa pakikipagdigma. Ngayon, kanino ka tumitiwala na ikaw ay nanghimagsik laban sa akin? Ngayon, narito, ikaw ay tumiwala sa tungkod na ito na kahoy na lapok sa makatwid bagay sa Ehipto, na kung sino man ay sumandal ay tutuhog sa kanyang kamay at palalagpasan. Ngayon si Paraon na hari sa Ehipto sa lahat na tumitiwala sa kanya. Ngunit kung inyong sabihin sa akin, kami ay tumitiwala sa Panginoon naming Diyos, hindi ba siya iyaong inalisan ni Ezekias ng mga mataas na dako at ng mga dambana, at nagsabi sa Huda at sa Jerusalem, kayo'y magsisisamba sa harap ng dambanang ito sa Jerusalem? Isinasamo ko nga ngayon sa iyo na magbigay ka ng mga sangla sa aking Panginoon na hari sa Assyria, at bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung ikaw ay makapaglalagay sa ganang iyo ng mga ngabayo sa mga yaon. Paano ang iyong mapapapihit ang mukha ng 10 kawal sa pinakamababa sa mga lingkod ng Panginoon, at iyong ilalagak ang iyong tiwala sa Ehipto dahil sa mga karo at sa mga ngabayo? Ako ba'y umahon na di ko kasama ang Panginoon laban sa dakong ito upang lipulin? Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay umahon laban sa lupaing ito at iyong lipulin. Nang magkagayoy, sinabi ni Eliakim na anak ni Hilkias at si Sebna at ni Hoa kay Rabsakes, isinasamo ko sa iyo na magsalita ka sa iyong mga lingkod ng wikang Siria, sapagat aming naiintindihan yaon, at huwag kang magsalita sa amin ng wikang Hudyo sa mga pakinig ng bayan na nasa Kuta. Ngunit sinabi ni Rabsakes sa kanila, sinugo ba ako ng aking Panginoon sa iyong Panginoon at sa iyo upang salitain ang mga salitang ito? Di ba niya ako sinugo sa mga lalaki na nangakaupo sa Kuta upang magsikain ng kanilang sariling dumi at upang magsiinom ng kanilang sariling ihi na kasalo ninyo? Nang magkagayoy, si Rabsakes ay tumayo at sumigaw ng malakas sa wikang Hudyo at nagsalita na sinasabi, dinggin ninyo ang salita ng dakilang hari ng hari sa Assyria. Ganito ang sabi ng hari, huwag kayong dayain ni Ezekias
sapagkat hindi niya kayong maililigtas sa kanyang kamay. Ni patiwalain man kayo ni Hezekias sa Panginoon na sabihin, walang pagsalang ililigtas tayo ng Panginoon at ang bayang ito ay hindi mabibigay sa kamay ng hari sa Assyria. Huwag ninyong dinggin si Hezekias sapagkat ganito ang sabi ng hari sa Assyria, makipagpayapaan kayo sa akin at labasin ninyo ako at kumain ang bawat isa sa inyo ng bunga ng kanyang puno ng ubas at ang bawat isa ng bunga ng kanyang puno ng igos at uminom ang bawat isa sa inyo ng tubig ng kanyang sariling balon hanggang sa ako'y dumating at dalhin ko kayo sa isang lupain gaya ng inyong sariling lupain na lupain ng trigo at ng alak na lupain ng tinapay at ng mga ubasan na lupain ng langis na ulibo at ng pulot upang kayo'y mga buhay at huwag mga matay at huwag ninyong dinggin si Hezekias pagka kayo'y hinihikayat niya na sinasabi, ililigtas tayo ng Panginoon. Nagligtas ba kailanman ang sinuman sa mga Diyos sa mga bansa ng kanyang lupain sa kamay ng hari sa Assyria? Saan nandoon ang mga Diyos ng Hamat at ng Arpad? Saan nandoon ang mga Diyos ng Sefarbaim, ng Hena, at ng Hiba? Iniligtas ba nila ang Samaria sa aking kamay? Sino sa kanila, sa lahat na Diyos ng mga lupain, ang nagligtas ng kanilang lupain sa aking kamay, na ililigtas ng Panginoon ang Jerusalem sa aking kamay? Ngunit ang bayan ay tumahimik at hindi sumagot ng kahit isang salita sapagkat utos ng hari na sinasabi, huwag ninyong sagutin siya. Nang magkagayoy, naparoon si Eliakim na anak ni Hilkias na siyang katiwala sa sambahayan at si Shebna na kalihim at si Hoa na anak ni Asap na kasangguni. Kay Hezekias na ang kanyang suot ay hapak at isinaysay sa kanya ang mga salita ni Rabsakes. Ikalawang mga hari, Kabanata 19. At nangyari, nang mabalitaan ng haring Hezekias, ay hinapak niya ang kanyang mga suot at nagbalot ng kayong magaspang at pumasok sa bahay ng Panginoon at kanyang sinugo si Eliakim na katiwala sa bahay at si Shebna na kalihim at ang mga matanda sa mga saserdote na may mga balot na kayong magaspang kay Isaias na propeta na anak ni Amos at sinabi nila sa kanya, ganito ang sabi ni Hezekias, ang araw na ito ay araw ng kabagabagan at ng pagsaway at ng paggutya sapagkat ang mga anak ay nagsilating sa kapanganakan at walang kalakasang ilabas. Marahil ay didinggin ng Panginoon mong Diyos ang lahat ng mga salita ni Rabsakes na siyang sinugo ng kanyang Panginoon na hari sa Assyria upang tungayawin ang buhay na Diyos at sasansalain ang mga salita na narinig ng Panginoon mong Diyos. Kaya't italangin mo ang labis na natitira. Sa gayoy, ang mga lingkod ng Haring Hezekias ay nagsiparoon kay Isaias at sinabi ni Isaias sa kanila,
Ganito ang inyong sasabihin sa inyong Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa mga salita na iyong narinig na ipinanunggayaw sa akin ng mga lingkod ng hari sa Assyria. Narito, ako'y maglalagay ng isang espiritu sa kanya at siya'y makakarinig ng kaingay at babalik sa kanyang sariling lupain at aking ipabubuwal siya sa pamamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. Sa gayoy bumalik si Rabsakes at nasumpungan ang hari sa Assyria na nakikipagdigma laban sa Libna sapagat nabalitaan niya na kanyang nilisan ang Lakis at nang kanyang marinig na sabihin ang tungkol sa Tiraka na hari sa Ethiopia, narito, siya'y lumabas upang lumaban sa iyo. Siya'y nagsugo ng mga sugo uli kay Ezekias na sinasabi, ganito ang iyong sasalitain kay Ezekias na hari sa Huda na sasabihin, huwag kang dayain ng Diyos na iyong tinitiwalaan na sabihin, ang Jerusalem ay hindi mabibigay sa kamay ng hari sa Assyria. Narito, nabalitaan mo ang ginawa ng mga hari sa Assyria sa lahat ng lupain, sa paglipol na lubos sa kanila, at maliligtas ka ba? Iniligtas ba sila ng mga Diyos ng mga bansa na nilipol ng aking mga magulang, gaya ng Hosang, at ng Haran, at ng Recep, at ng mga anak ni Eden na nangasa Talasar? Saan nandoon ang hari sa Hamat, at ang hari sa Arpad, at ang hari sa bayan ng Sepharvaim, ng Hena, at ng Hiba? At tinanggap ni Ezekias ang sulat sa kamay ng mga sugo at binasa at pumanhik si Ezekias sa bahay ng Panginoon at iniladlad sa harap ng Panginoon at si Ezekias ay dumalangin sa harap ng Panginoon at nagsabi, O Panginoon, na Diyos ng Israel na nauupo sa mga kirubin, ikaw ang Diyos, ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa, ikaw ang lumikha ng langit at lupa, ikiling mo ang iyong pakinig, O Panginoon, at iyong dinggin, idilat mo ang iyong mga mata, O Panginoon, at tumingin ka, at dinggin mo ang mga salita ni Sennacherib na kanyang ipinasugo upang ipanungayaw sa buhay na Diyos. Sa katotohanan, Panginoon, sinira ng mga hari sa Assyria ang mga bansa at ang kanilang mga lupain at inihagis ang kanilang mga Diyos sa apoy sapagkat sila'y hindi mga Diyos kundi gawa ng mga kamay ng mga tao, na kahoy at bato, kaya't kanilang nilipol ang mga yaon. Ngayon nga, O Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami, isinasamo ko sa iyo sa kanyang kamay, upang makilala ng lahat na kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoong Diyos, ikaw lamang. Nang magkagayoy, nagsugo si Isayas na anak ni Amos kay Ezekias na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, yamang ikaw ay dumalangin sa akin laban kay Sennacherib na hari sa Assyria, dinining kita. Ito ang salita na sinalita ng Panginoon tungkol sa kanya. Niwalang kabuluhan ka ng anak na dalaga
ng Siyon at tinatawanan ka. Ang anak na babae ng Jerusalem ay iginalaw ang kanyang ulo sa iyo. Sino ang iyong pinulaan at tinungayaw? At laban kanino itinaas mo ang iyong tinig at ipinandilat mo ang iyong mga mata ng mataas? Sa makatwid bagay, laban sa isang banal ng Israel, sa pamamagitan ng iyong mga sugo ay iyong pinulaan ang Panginoon. At sinabi mo, sa karamihan ng aking mga karo, ako'y nakaahon sa kataasan ng mga bundok, sa mga kaloob-loobang bahagi ng Libano, at aking ibubuwal ang mga matayog na sedro niyaon at ang mga piling puno ng abeto niyaon, at ako'y papasok sa kanyang pinakamalayong tuluyan, sa gubat ng kanyang mabungang bukid. Ako'y humukay at uminom ng tubig ng iba, at aking tutuyuin ang lahat ng ilog ng Ehipto ng talampakan ng aking mga paa. Hindi mo ba nabalitaan kung paanong aking ginawa na malauna at aking iniakma ng una? Ngayon aking pinapangyari upang iyong sirain ang mga bayang nakukutaan na magiging mga guho na bunton. Kaya't ang kanilang mga mananahan ay may munting kapangyarihan. Sila'y mga nglulupaypay at nangatulig. Sila'y gaya ng damo sa bukid at ng sariwang gugulayin na gaya ng damo sa mga bubungan at gaya ng trigo na lanta bago nakalaki. Ngunit talastas ko ang iyong pag-upo at ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok at ang iyong pag-init laban sa akin dahil sa iyong galit laban sa akin at dahil sa iyong kagilasan ay dumating sa aking mga pakinig kaya't aking ikakawit ang aking taga sa iyong ilong at ang aking paningkaw sa iyong mga labi at ibabalik kita sa daan na iyong pinanggalingan. At ito ang magiging tanda sa iyo. Ikaw ay kakain sa taong ito ng tumutubo sa sarili. At sa ikalawang taon ay ang tumubo roon. At sa ikatlong taon ay maghasik kayo at umani at magubasan. At kanin ninyo ang bunga niyaon. At ang nalabi na nakatanan sa mga anak ni Huda ay mag-uugat uli sa ilalim at magbubunga sa itaas. Sapagkat sa Jerusalem ay lalabas ang isang nalabi at sa bundok ng Siyon ay silang magtatanan. Gaganapin ito ng sikap ng Panginoon. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari sa Assyria. Siya'y hindi paririto sa bayang ito o magpapahilagpus man ng panariyan, niaharap man siya riyan o maghahagis man ng bunton laban doon sa daang kanyang pinanggalingan, doon din siya babalik at hindi siya darating sa bayang ito, sabi ng Panginoon. Sapagkat aking ipagsasanggalang ang bayang ito upang iligtas dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. At nangyari, nang gabing yaon, na ang anghel ng Panginoon ay lumabas at nanakit sa kampamento ng mga taga-Assyria ng 185,000 at ng ang mga tao ay nagsibangong maaga sa kinaumagahan. Narito, silang lahat ay mga bangkay. Sa gayoy, umalis si Sennacherib na hari sa Assyria at yumaon at bumalik at tumahan sa Nineveh.
At nangyari, nang siya'y sumamba sa bahay ni Nisroch na kaniyang Diyos, na sinugatan siya ng tabak ni Adremelek at ni Sarisar, at sila'y nagsitanan na patungo sa lupain ng Ararat, at si Esarhadon na kanyang anak ay naghari nakahalili niya.